Let's update nga tayo doon sa dali ng pusa. Hala. Ito, dinalaw na naman tayo. Ba't ka dito ngayon, Ace? Na meron? May laro kami dyan. Laro? Oh, may laro ngayon. Kaya nagpapalakas ka. Ang division niya, mosquito? Oo. Mosquito? Ba't mosquito? Di ba kids ka na? 1400. Eh, di ba 15 ka na? Eh, may dami naman matatanda dyan. Putik, naglalaro sa ano, yari maro. Na ako yung hugot. Inugot? Eh, di lang ako tanyan. 20. 20. Oh, eto mga kadabar ka. Update nga tayo doon sa nadali ng pusa. So, ayan, kumakain-kain naman siya kahapon. Pero mga napakain ko sa kanya ay yung small seeds lang. Gusti. Nangyari. Ito, mga cadaver cards, oh. Ano-una? Pogi. Ito, mga cadaver cards. Namatay nga. Nangyari. Ha? Malala yung tama niya. Sa may binte, tapos yung mitsan niya, may tama din. Ito yung pinakasasawa niya, oh. Ayan. Nakatingin dito. Pak niya, may tama rin yung pakpak niya. Hindi kinaya. Ginamot ko pa ito kahapon ng ano eh. Ng... Burgess. Antibiotic. Antibiotic pa ito kahapon. Kumakain-kain pa. Talagang hindi na kinaya. Eh, rabies ba yung pusa? Baka na rabies, no? Baka nakilikilihan. Ha? Nakilikilihan? Parang ganun ba? Ang manong parang ganun. So, nawala na nga isang paan niya kasi nga nadali nga ng pusa. Ay, natanggal? Hmm. Litid na lang yung nakakabit dyan, palagi nga Ace. Lilibing ko na lang siya mamaya. Dyan lang sa may gilid. Ano na natin? Labati. Yari na. Kahapon kumain pa eh. Ito pa nga yung ano nyo. Kinainin niya kahapon, no? Pinipilit niya pang lumaban. Kinausap ko pa nga siya kahapon na gagawin na natin siyang breeder. Kaso nga lang, mukhang hindi niya talaga kinaya na. Siguro, na-stress na rin siya kasi wala na nga siyang isang paa. Parang may hirap tanggapin kasi yun. Kung nabuhay to, breeder ko na sana. Bibreeder ko na nga lang, ano nga yung plano ko sa kanya eh. Hindi, baka ayaw sa'yo magpabreed sa akin dapat. Sa'yo? Eh, wala na nga, nadali nga eh. Sabi mo kasi? Loko yung pusa ngayon, kagabi, namatakan ko na naman siya. Dito, sa may ano, kulungan ko. Nung sa, tapos ng bubong, yung pumasok sa mismo kulungan ko. Ay, pumasok? O, yung nakaraan, yung pumasok dito sa kulungan ko mismo. Ay. Yung nakadali dun sa ano kalabatan yung kaki. Eto, dinuot yan dyan. Okay. Hindi, sa may bubong. Diyan niya dinali, tinawag ako ng anak ko. Sa mga nakapanood nun, alam naman yung kwento nun, dito siya mismo. Huli, kasi nga, gala-gala pa. Agad-agad, pinitawan lang nung inano ko yung pusa. O yan, nangyari na. Ngayon, yung mga kalapati rito, medyo malungkot sa nangyari, lalong-lalo na to kasi asa-asawan niya na eh. Iligawan din ni Darak yun. Pasagot niya na kaso nga lang, wala na. Sa akin, hindi gawin eh. Yung mga pusa doon, pag nagpapawala ko, nahahabol yung mga kalabati niya. Wala talaga, mahirap talaga pag may ganitong pusa. So yung mga pusa naman dito, sinabi ko na sa inyo na okay naman. Kaso nga lang, iba yung pusang yun, dayo lang yun. Pusang yun, pero malinis siya, yung pusang yun. Hindi ko alam kung saan nakagara yung pusang yun, pero namamataan ko siya pagkagabi. Binubugaw ko na lang para umalis siya, lalo na kagabi. Andito na naman siya, dito siya nakapesto kagabi oh. Diyan siya nakapesto kagabi sa may mismong pader na yan. Bakit mo lang ang gawin para madadala? Sayang kalapati natin. Ayun pa naman sana yung ano, i-breed ko na lang sana. Huwag ko na lang nag-breed. Ayun, breed ko na lang yun guys. Hindi, panlipad ko sana yung sa ano, sa proper south. Kasi nga, wala nga ako panlipad, diba? Si Putragis. Kasama dapat yung Putragis. Kasi si Putragis, diba si Putragis nung ano, inamot natin nakaraan? Okay yun si Putragis. Hindi ko pa siya nilalagay dyan eh. Baklasin ko na kayo dyan, sinirelax eh, kasi naglulugo na yung kake, no? Dali mo na kaya ulit dyan eh, yung kak na yan. Ayaw mo ba? Nakaisang buga na ako dyan eh, no? Eh, naisang buga na eh, yung anak nila. Kaya nila, Terminator, tapos itong asawa niya na bigay sa atin ni Cyrus Dub TV. Taiwan na naman, meron na namang itlog oh. Asawa nga ni King Kong yan, bali ito nga yung unang anak nila. Grabe, parang napakalaki din ng ilong agad nitong nilabas ng anak ni King Kong. So, ito nga yung Jansen Relax. Dulugon siya. Ayan, tsaka yung iniitlog nila. Nakaraan eh, walang similya. So, nasundan kasi yung isa tapos nangitlog pa ulit ng isa kaso nga lang, wala naman similya, kaya yun. Ito naman kila Big Mom tsaka kay Lolong. Problema, eh hindi pa nangingitlog ulit si Big Mom. Simula ang pangitlog siya yung nakaraan. Hindi pa siya ulit nangingitlog. So, bala ko muna, papalitan ko muna to ng sawa si Lolong. Ibang babae paparis natin dito kasi parang si Big Mom. Eh, medyo nahihirapan na ata. Sunod ko na lang ulit siya ikakasa. Si Cyrus yan, ay tawanin. Sino? Cyrus. Eh, kasali rin sila dyan, ni Cyrus eh. Sa liga, baka magkatapat pa kayo. Mapersa ka ni Cyrus tsaka ni Angelo. Makakatapat pa sila Angelo down. Nag-jogging. Nagpapalakas yun. Pero ano eh, nakapamorma. Nakapamorma? Kaya natin mag-jogging, nakapamorma. Sa ganyan talaga, pag nag-jogging, kailangan nakapamorma ka rin. Bali, may makita kang chicks dyan, diba? Ano naman ata yung babae, buong may itlog na naman siguro to. Check na. Yung nakaraan, wala si Milya eh.
Ayun o, may dalawa ng itlog o. Oh. Tado na natin para hindi ma-stress. Diyan yung mga kalaban niyang? Lalaki ba? Oh, grabe siya. Sabi siya ba ka? Paano kita? Taka, protesta kita kasi ano ka na? 15 ka na, nagkala ka. 14 birth certificate. 14 eh, no? May 14 akong birth certificate. Kaka 15 lang, di ba? Oo. Nung May. Oh. Nung months pa lang, pwede pa yan. Wala na yun. Gusto na yun. Talagang naalat tayo. Okay naman siya kahapon. Ginamot ko pa. Binigyan pa natin ng gamot. Siguro hindi niya na talaga kinaya. Kasi nga, sugat niya talaga. Wala talaga yung isang paa niya kasi dali talaga hanggang hita sagad. So, tinahi ko pa yon para makasurvive nga yung kalapati nga natin. Kasi alam, talagang sa dyalubangay na tamu niyang sugat. Kaya hindi niya kinaya. So, kapot, kumakain pa nga siya mga small seeds nga lang. Sneaky mix para matuka-tuka niya. Bali, ito na nga, oh. It's love girl, oh. Ano nangyari? Kapo na, kumakain pa yan. Eh, wala, eh. Hindi niya na kinaya. Nga lang, eh, talagang ganun. Wala na tayong magagawa, eh. Stress din siya. Kakain-kain pa siya kapan, malakas pa to, na sneaky mix pa yung kinakain niya. Oh. Ewan ko, oh, nangyari. Natuloy akong pang, ano, proper salt. Proper salt, salt mo. Oh, proper salt sana siya. Kaso nga lang, wala na. So, ayun nga, bali na libing na natin siya. Wala tayong magagawa, eh. Aksidente din naman yung nangyari sa kanya. Si Trixie, Lana dyan, nakakarga na natin kagabi. So hindi ko na mismo na video yung pagkaga natin sa kanya. Bukas sana makauwi siya, mukhang makulim yun. Masama yung panahon ngayong Sabado. Masama. Bukan ko na lang siya bukas kung makakauwi si Trixie natin. O, kaya si Dara ko, medyo malungkot na kita rin kasi. Mga kalapati, pansin ko pag nakita sila ng nampatay din na kalapati, parang nalulungkot din niya, parang kagaya sa tao, nagduluksa din. Siyempre, kapwa din nila yun. Sabi din yung pinagdaanan ng kalapating yun. Nakasurvive man siya doon sa pusa, na deads din. Kasi kahit papaano alam niya na pinaglaban ko siya doon sa pusa. Ang problema lang, hindi niya kinaya yung mismong sakit. Siyempre, masakit din kasi, siyempre, mawalan ka ng isang paa. Siyempre, sa tao, masakit na yun. Ano pa kaya sa kalapati? Ang breeder na sana, nawala pa. Ace, wala na doon. Naglaro na si Ace. Namumugo na naman doon ang mga bata. Sumali sa division ng mosquito. Kalaban niya rin ata sila, Cyrus Dub TV. Kakalaban sila ngayon, mga Team Dabber Gods. Sali rin dyan sila, Butchug Dub TV. Magkakawatak-watak sa sila ng mga team eh. Pero silang mga kanya-kanyang mga team. Yun yung mga kalapati nga natin, malulungkot sila ngayon, no? Eh, no, sila Darak. Sino niyo, medyo matatamlay sila. Ano na yun? Yung lalaking, yung anak ni Darak na yan. Yan, kasi pinaparis-parisa niya na nga yung kalapati yung kasi pares nga silang mga single. So, ayun ang update sa kalapati natin na nakagat nga ng pusa. So, ayun, lahat ay nagawa na pinilit mo natin siyang gamutin kasi nga lang, hindi niya pa rin kinaya. So, ayun lang ang update sa kanya. Yan, mga Kadabber Gods, bukas abangan niyo na lang si Trixie kung makakauwi pa ba. Ito na lang, mga Kadabber Gods, peace out. Mura niyang edad, kinahiligan na agad. Mag-alaga ng kalapate, minahal niya ng sagad. Araw-araw ay babad, kaya matikas ang lipad. Tumatago sa ulap ang kanyang mga pangarap. Tuloy-tuloy lamang ito sa kanyang hangarin. Ang pagturo sa kabataan ng maganda na hangarin. Imbes na magbisyo, kalapati ay gamitin. Ang oras at panahon ay wag na wag mong sasayangin. Balang araw sa karamihan.